Tim Hardaway mga idol na former NBA player, sinabihan itong si Kyle Lowry na tigilan nga daw ang kaka-flop. Sabi niya, "You keep falling on the floor, you're going to get injured, it's going to keep you out of the lineup. I think that's what really hurt him, flopping and falling all the time. Stop falling all the time." Yan nga mga idol ang kanyang sinabi dito kay Kyle Lowry. At well mga idol, may katotohanan naman yan. Kung napanood nyo nga itong si Kyle Lowry, eh, grabe nga ito mag-flop. Parang isdang nakawala sa tubig. Talagang OA na OA. At nagre-resulta naman yun mga idol sa tawag ng referee. Kaso nga, may risk na baka nga siya ma-injury. Kaya nga pinayuhan siya ng tatay ni Tim Hardaway Jr. na tigilan na nga daw ang ganyang kaka-flop. At ngayon naman, pag-usapan natin ang sinabi ni Gilbert Arenas na ito nga daw si Steph Curry ang The GOAT. Sabi niya nga mga idol sa isang payag, "His highlight reels are amazing for what it is. When you're talking about dribbling skills and the stuff he does to people, it's amazing. But you got to remember with it comes to level of just men themselves, it's like the king of 6'3 and under. Like you know that's how we should do it, right? 6'3, 6'4 and under. Curry is the king. He's the GOAT. Curry is the GOAT." Yan nga mga idol ang kanyang payag about kay Steph. Siya nga daw ang the GOAT ng 6'4 under ng mga NBA players. Well, for sure mga idol, hindi natin mapagkakaila na very unusual itong ang kategory na ginawa ni Gilbert Arenas. Pero sa tingin ko lahat tayo makakapag-agree nga dyan. At for sure mga idol, kabilang na rin itong si Stephen Curry sa The GOAT kahit hindi pa 6'4 or under. Kabilang na yan for sure mga idol sa the greatest players to ever play this game. Pero kayo mga idol, ano bang masasabi nyo sa payag nga na ito ni Gilbert Arenas? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon naman ay pag-usapan na natin ang ating panguling balita na patungkol nga dito sa Los Angeles Lakers. Sabi nga ng isang NBA executive, "The two Lakers pick are the most powerful thing as far as picks could go in the league right now. Everyone expect them to be top picks." Pinaka-valuable nga daw mga idol ang 2027 at 2029 first round pick na itong Los Angeles Lakers. Kaya naman pala ayaw ibigay ito ni Rob Pelinka. Naging matalino nga siya sa kanyang mga nakaraang desisyon na hindi na lang basta-basta ibigay itong dalawang first round pick ng Lakers. Diba't kay Kyrie nga mga idol ay ayaw niya ibigay itong dalawa. Siguro una pa lamang ay na-realize niya na nga kung gaano talaga ka-valuable itong ang kanilang dalawang pick. Pero ang possible reason nga kung bakit very valuable nga itong dalawang Lakers pick ay dahil hindi kasi sure ang future ng Los Angeles Lakers. Parang hindi clear ang kanilang future. Unlike the Golden State Warriors mga idol na alam natin, matapos itong si Stephen Curry, Draymond at Klay Thompson, nandyan nga si Jordan Poole, Kuminga, Moody at si Wiseman. So clear ang kanilang future mga idol. Samantalang itong sa Lakers mga idol ay hindi pa nga alam kung ano ba ang kanilang magiging team sa 2027 at 2029. Malaki nga daw ang posibilidad na bumalik sa pagiging lottery team itong Lakers sa 2027 or 2029 kapag wala na nga daw itong si LeBron James at possibly si Anthony Davis din.